concern ng Alcala Movement yung parang anomaly daw sa excise tax project, project ng excise tax. Yan, katulad ng excise tax. Magandang nabanggit mo. Kasi ang nangyari dyan, walang transparency saan napunta yung excise tax. Saan ginamit yung excise tax. Meron kaming nakita dyan na lumalabas na yung excise tax, meron silang sinasabing ginawang agro-industrial building. Inilagay nila sa supplemental budget na 11 million. Ngayon, yung ginawa lang yun ay sinasabi naman yun ay para sa corn, mais, dryer ng mais at saka palay. Pero sinasabi ng excise tax, pupunta yun sa mga farmers ng tabako. Pero bakit napunta naman sa mga farmers na mais o palay ang ginagawa? So, dumugo lang, makita mo mali. Ngayon, sa problema kasi dyan, meron kaming nakita na lumalabas na yung excise tax ibinili ng pagkain ng kalabaw, ay ng baka. Tara, saan yun? Bakit? Bakit kailangan bumili ka ng pagkain ng baka? Para sa excise tax yun. Pero walang ibinibigay, maski fertilizer. Walang fertilizer, walang support sa mga tubabo farmers. Kaya sabi ko nga, walang transparency. Yung dapat ilabas nila. At saka yung sinasabi ko, kailangan yung mga projects nila na paplalagyan nila ng billboard. Ang billboard nakalagay sinong kontrakto, magkano ang cost, tapos duration. Diba? Pero alam natin, ito yung dapat na pinupuntahan. Kasi nangyayari, hindi na sinasabi sa tao ito. Kasi wala pa akong nakita dito sa Alcala. National project, provincial project, municipal project na mayroong billboard. Ano ibig sabihin mo? Even the municipal building, Alcala, wala naman. Wala billboard. Wala na. Wala akong nakikita billboard. Tsaka yung excise tax, dapat talaga yan, nakakon yan, nakapaskil yan. Saan ginamit ang excise tax? Saan napunta? Kung magkano yung na-receive ng bawat municipality. Kasi pag sinabing 300 million po, saan napunta yung 300 million? Saan nakarating? Nakarating ba sa mga? Buti pa sa Santo Tomas, nakarating sa may fertilizer na napunta sa farmers. Sa Alcala, wala. May agro-industrial building. Meron bang sinasabing silos? Asan na yun yun? Kaya yun ang yung gusto kong i-clarify. Kaya yun, hinahanapan natin ng kinakailangan ng research para malaman natin, para pakita natin paano at saan napunta ang pong. Dahil yan kinakailangan natin. Kung wala nang makialam, hindi na natin alam ang pinaggagawin nila sa pondo. Wala na. Saan pumupunta ang pondo ngayon? Hindi natin alam. Malaman mo na lang, marami silang track of hectares din sa ibang lugar. Di ba? Kaya kung minsan, nagtataka ko, ba't ang yayaman itong mga tao ito? Kaya nga dapat, kapag turnover, dapat talaga merong report ng COA na po tama yung perang itin-turnover. Wala silang nagastos na pera. Ganitong project pinunta ng pera na yun. Tapos ipaskal nila sa munisipyo para malaman natin kung dito. Mayroon. Kasi kapag ganitong ginagawa nila, hindi na magkaroon ng magandang practice ang nangyayari sa atin.